episode na ito na madiscuss ang nature, goals, and perspectives of anthropology, sociology, and political science. Okay. So this is... Activate! Okay. Yan. Energy natin, no? Yeah. Siguro, Chino Eric, okay, bago natin umpisahan, no? Ang ating talakayan sa understanding culture, society, and politics, bigyan muna natin sila ng konting hint kung ano ba ang kanilang i-expect o kung ano ba ang kanilang matututunan sa buong semestre sa understanding culture, society, and politics. So, sa araw na ito, sa kursong ito, sa buong semestre, pag-aaralan natin ang tatlong disiplina, no? The three disciplines, that is sociology, anthropology, and political science, dahil ito ang mga pundasyon or foundation ng ating kurso, no? At ito rin ang magiging usapan natin sa buong taon. Bakit? Dahil ang UCSP ay collection, is a collection of articles from the disciplines of anthropology, sociology, and political science to shed light, no? On cultural, social, and political realities. Yan. So, Tutor Eric. Okay, magandang hapon sa inyo, mga Taganyo Kabalan Senior High School. Okay, ready na kayo sa ating activity number one. Ang title nito, Coat Minus One. Okay, Tutor Joe, paano ba to? Sige. Tutor, lagay mo na lang muna kung ano yon. So, ipi-fill in the blank lang ng ating mga mag-aaral, no, sa ating mga tutees ang quote na ito, no. Tignan natin kung sino sa kanila ang makakasagot ng tama. Ayan. Reply the missing word. Okay. Okay, Sir Jester, magandang hapon, and Sir Mail. Yan. Okay. So, keyboard warriors, no, type nyo lang sa ating comment section. Ano ang nawawalang salita? Ayan, marami na tayo, tutor. Ayan, good afternoon, ma'am and sir. Sabi ni Angel Mirambel. Ayan, ang dami, oh. Ng mga nanonood. Ayan. Grade 12 ICT, Ismael Bernal, New Kabalan. So, ayun, may nakita ako. Oo nga, ang dami, Jester, no? Pagkaliwagan. Okay. Ang sagot niya ay... sagot ay... The only permanent thing in this world is change. Yan, yan ay isang sikat na quote ni Heraclitus, isa siyang Griegong pilosopo, no? Ang sabi niya, the only permanent thing in this world is change. Bakit nga kaya, Tutor Eric? Bakit, alam mo, sa mga millennial ngayon, yan ang sinasabi nila, no? Wala talagang forever. Bakit kaya, Tutor? Agree ba kayo ron sa ating mga humstastic na shooties, no? Type 1, kung agree kayong walang forever. Wala ba nga forever, tutor? Bakit kaya, tutor? Bakit walang forever? Yan, no? Daming sumagot. Yay. Alam mo, tutor? Speaking of change, Tutor Joe. Okay. Speaking of change, no? Okay, lahat tayo naapektuhan yan. Mapa-individual man o mapalipunan. In fact, may isang change talagang binago ang landscape ng ating society, no? Yan ay ang COVID-19. Oo, tutor, dahil... Yan, dahil alam mo yon, sa pag-ikot ng mundo, sa araw-araw na pagpapalit ng oras, sa pagtakbo ng oras, hindi natin maiiwasan talagang magkaroon ng mga pagbabago. So, ngayon, para sa ating activity 1, ito na. Mga tutees, humanda kayo. Ito ang ating activity 1. Ano yung mga naobserbahan ninyong mga pagbabago ngayon, no? Na tayo ay nasa pandemya, no? Ngayong COVID-19. At anong pagbabago mula nung wala pa ang COVID at mula noon hanggang ngayon? Yan. So, type nyo lang yung mga pagbabagong naganap during COVID-19. Sa aling mga aspeto? Aspetong pamilya, aspetong edukasyon. Okay. So, nag-aantay kami. Keyboard warriors, mga ka-understanding. Sige na. Naantay natin ang sagot ni na Ishi Sola Santos, Yona Galera,
Ayan. Sila, Tore Geza. Okay, ayan. Come on. So, mga duties natin sa iba't ibang eskwelahan. O mga nanay na mga kasama okay. natin. Sige na. Okay? Jam-pack ang ating ano, session, no? Jam-pack. Okay, watching from Region 7. Up Cebu. Okay? Okay, ano na? Ang mga pagbabagong naranasan natin. New Cabalan Senior High School. Sabi niya, si Joe Marchera at Utubo. Yan. So, ano yung mga pagbabago? Okay. Ah, sabi ni Mary Cor Medida Nabalta, mindset po, ma'am and sir. So nagbago yung mindset niya, no? Hindi ko alam kung anong pagbabago sa kanyang mindset. Okay. Wala siyang mindset, not to the point naman na ano siya na yung kanyang mental health ay negatively affected, no? Mm-hmm. Cheer up lang tayo, no? Kaya natin yan. The Filipino spirit is one of it. Ito. Okay. Si Gabriel Berastigue ng San Pablo Second National High School. Dati po, walang face mask na suot paglalabas. Ngayon, kailangan na para maingatan yung sarili. Very good. Yan ang sabi. Sabi naman ni Myla Lim Katoliko, before we had face to face but now no more. Pero, malungkot, andito kami, pare. Gabriel. Yan ang isang tutorial ng isang okay. malaking ano, transformation sa edukasyon, no? Dati kita-kits tayo lahat sa eskwelahan. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataong makagawa tayo ng ganito, no? Isa na rin siyang pagbabago, no, sa pangkalahatang forma ng edukasyon. Kagaya ng nasabi natin kanina, no, binago ng COVID-19 ang ating pamumuhay. Oo, bigla-bigla, no? Oo. Okay. Unexpected. Yan. Pero ang kagandahan, ang mga positibo, lalo tayong nilapit sa ating mga pamilya. Okay? Pinag-uusapan natin ang mga pagbabago dahil mapa-individual man o mapalipunan, walang sasantuhin ang pagbabago. Dahil diyan, tumungo na tayo sa ating lesson proper. Okay? Yan. Kagaya, tutor, nung nasabi ko kanina. Alam natin ang pagkakaiba ng dalawang disiplina. Alamin natin ang pagbabago ng dalawang social science na ito, no? Anthropology and sociology. Okay? Sige. Kagaya ng nasabi ko nga sa iyo kanina, Tutor Eric, itong meron tatlong disiplinang pag-aaralan, di lang pundasyon ng subject na ito. Ang una, ang anthropology at ang sociology. Unahin muna natin itong dalawang ito, tutor, kasi medyo itong mga to magkadikit ito, medyo itong mga to nagparang nag-overlap eh. So, okay. So meron tayong ano rito, no, graphic, mga humstastic na duties, no? So, nasa taas ang anthropology, nasa ilalim ang sociology. Okay? Take it away, Tutor Joe. Yes! So, titignan muna natin ang pinanggalingan ng dalawang salita. Okay? O ng dalawang disiplina. Ang anthropology ay galing sa Griegong salita or coming from two Greek words, anthropos and logos. Anthropos, which means man, and logos, which means the study of. So ito yung etymolohiya o pinanggalingan ng kanilang salita. So in other words, sa literal na kahulugan, ang anthropology ay ang the study of man. So anong pag-aaral ng tao sa tao ang inaaral ng anthropology, no? So, sa anthropology, pinag-aaralan natin dito ang tao bilang sukatan ng halos lahat, no? The measure of almost everything, no, is man. Yan. At ang sociology, no, ay galing sa Latinang salitang socius, which means companion, at logos, which means the study of. So literally, ang ibig sabihin ng sociology ay the study of companion, of a companion, no? So malawak na usapin, ito ay ang tinatawag na the study of human interaction and association. Basically, ito ay pag-aaral ng lipunan or the study of society. Yan. So teacher. Okay. So mga humstastic na mga tutors namin, no? So ibaon natin, no, sa ating mga kaisipan. Anthro means man. So socio means society.
So, yung prefix na yan, pag nakakita kayo ng mga salita na nagsisimula dyan, magkakaroon na tayo ng ideya. Okay. Okay. Ano ba sinasagot na katanungan ng anthropology? What does it mean to be human? Samantalang sa society, sa sociology, how do we study society? Okay? Paano nga ba maging tao, no? Nagbabagang tanong. Okay? Ngayon, dumako naman tayo sa saan nagsimula? Okay? So alam ko mamaya, no, meron tayong mga humanistic tutors, no, nasa this, pero malamang yung mga grade 12 natin na humans, alam na to, no? Okay. Saan nga ba, paano nga ba na-develop ang anthropology? At paano rin na-develop ang disiplina ng sociology? Unahin natin ang anthropology. Okay, nagsimula ito sa panahon ng kolonisasyon na kung saan magugunita natin na yung mga Western nations nagpunta sa Africa at sa Asia, doon nakakita sila ng mga bagong kultura. Controversial, ang ginamit nilang mga kanilang paglalarawan ay primitive. Mga learners, naalala nyo pa ba ang controversial na the white man's burden? Okay? Dahil utang na loob ng mga katutubo sa mga colonizers ang pagdating nila, no? So very controversial, pero ito ang simula ng anthropology. Okay? Pangalawa naman, isa ring napakahalagang yugto sa kasaysayan ng daigdig, no? Okay? Kagaya sa naranasan natin, no? Industrial Revolution. Ang tanong, naalala nyo ba yan, mga tutors namin sa inyong grade 9 AP? Okay. Type nyo okay. Na kung naalala nyo, no? Sige. Naalala ba nila? Tignan nga natin. Okay. Okay. Manmanan mo lang, no? Kung naalala nila, no? Oo. Titignan ko dito, Tutor Eric, yung mga sagot nila. Ayan, meron tayo yatang dito, activity. Meron mga tayong clue, no? Okay, itong apat na image na ito ay merong kinalaman sa Industrial Revolution. Sige nga, mga tutors namin, mga humanistic na tutors, no? Try nyo i-unlock, i-associate ito sa Industrial Revolution. Okay. Ayan. Tignan nga natin kung may sasagot. Ano kaya yung nakikita nila dito sa mga simbolong malagay dito, sir? Correct. Sabi ni Ria, no? Kumakatawan sa United Kingdom na flag. Correct. Ayan. Kung saan nagsimula ang Industrial Revolution. Ang Britain, no? Okay. Mula dyan, biglang, very contagious, no, na salin sa iba't ibang bahagi ng daigdig, no? Okay, ano naman yung cycle na yon? Ano kayang nare-represent naman noon? Okay. Correct. Okay. Meron ka mong nakita, sir, sa mga... Rogine La Torre, no? Okay. Pagbabago daw, no? Correct. So, malawak ang pagbabago ang idinulot ng Industrial Revolution. Bakit kanyo? Mula sa kamay na produksyon, nagkaroon ng mass production. Kaya pala sumibol yung mga factory. Kaya tinawag na Industrial Revolution. Okay? Saan papasok ang sociology? Okay? Sa anumang? Okay? Naging intriguing para sa mga future sociologists ang kalagayan ng mga tao, no? Ang advantage, umasenso, na-develop ang teknolohiya natin, no? Kaliwat kanan, from steam engine to the mass production. Ang negatibo, nalagay sa alanganin ang mga manggagawa to the point na napabayaan ang kanilang kalusugan, naabuso, nag-overtime nang hindi binabayaran, nag-congest sila sa mga lungsod na kung saan laganap ang sakit. So, ito ang naging interest ng mga sociologists, no? So, paano nakaapekto ang kasalukuyang pangyayari sa galaw ng mga pamumuhay ng mga tao? Okay? Okay. Yan nga,
napakalaking pagbabago ng Industrial Revolution, Tutor Eric, sa ating buhay ngayon, no? Para siyang isang social change, no? Nagbago bigla, no? Ang ating mga nakagawian, no? Sige. Sabi ni Mary Core na balta, correct, the manufacturing process is synonymous with Industrial Revolution. O sino naman ang father of the discipline? So, itong madali na lang ito, no, Mama? Itong mga tao, na importanteng tao na nagpasimula, no, mga proponent ng dalawang disiplinang ito. Si Franz Boas ang kinoconsider na father of modern anthropology. At si August Kong naman, ang father ng sociology, or he coined the term sociology. So, silang dalawa ang tinaguri ang mga tinitingala sa mga sa larangan ng anthropology at sociology. Yan. Next. Yes, sir. Okay. Inan nga ang natin. Ng anthropology ay pag-aaral ng kultura. So, yun yung keyword. Gusto ko i-highlight nyo yan, no? Mga linguistic duties namin, no? Highlight nyo yung culture na salita, no? At ang isang tool, the effective tool para maaaral ang kultura ay ang tinatawag na ethnography. Okay? Sa mga merong quality research, no? Practical research 1, no? Mapag-aaralan nyo to in the coming days, no? Yung gumagamit ng ethnography, kung saan nag-i-immerse. Yun, okay. Nag-i-immerse ang mga ethnographer sa ang mga researcher ng community, nilang hanggang sa ma-assimilate nila yung paraan pa ng pamumuhay. Ang mas maintindihan nila. Correct. Ang mas maintindihan nila. Tutor yung nila. Ang mga gusto ko lang ding idagdag, tutor, total nandito na tayo, ano? Sinasabi mo ang konsepto ng anthropology. Ang anthropology at ang sociology at ang political science, no? Ay tatlong pundasyon o tatlong disiplina sa course na ito, no? Ano ba ang intersection nila, Teacher Eric? Ano yung convergence and divergence? Ibig sabihin, saan sila nagkikita, no? Ano ang ang interest nila na pare-pareho, at ano yung interest nila na naka-focus din, no? So sa anthropolohiya, no? Sociology and political science, ang pinag-aaralan at interest nila talaga diyan ay ang tao, no? Ang tao talaga, no? At ang kanyang behavior. Okay? So anong behavior ang tinutukoy? So kapag ka ang anthropology ang nag-aral, no? Ang tao at ang kanyang kultura, no? Yon. Sa sociology naman, ang tao at ang kanyang pakikisalamuha o ang kanyang lipunan. Ngayon naman, ang political science, interesado, no? Sa tao at ang kanyang pagsakop o pag-govern sa kanyang mga kaparehong tao. Ibig sabihin ng pagbuo ng gobyerno, ng bayan, ng estado. Yan. So yun yun, no? They intersect. Meaning to say, at one point, they have the same interest, that is man. But, on the second thought, no? Meron din silang pagkakapare-pareho dahil iba-iba rin yung kanilang mga focus na behavior ng tao. Yan, Tutor Eric. Naiintindihan okay. Kaya nila? Nakukuha kaya nila? Tutor? Mamaya, matcheck natin yan, no? Meron tayong checking for understanding. Okay? Tutor Joe, ang pag-aaral naman ng anthropolohiya ay merong apat na sub-discipline. Okay. Oo. Ano-ano ba yun? Oo. Meron tayong tinatawag na biological anthropology, no? Oo, tinatawag din itong mga branches of anthropology or sub-disciplines, no? So, biological anthropology o sinasabi rin itong physical anthropology. Ano ang pinag-aaralan dyan? Yung man's physical foundation. So mula nung nag-appear ang tao dito sa mundo, no, yung kanyang physical characteristics ang pinag-aaralan dyan. Kagaya siguro nung nakikita nyo dito sa aming slides, mga duties, no? Tignan nyo kung paano nag-evolve, no? Isa yan, ang evolusyon ng tao
ang kanyang race, no? O yung kanyang kulay, no? Racial classification niya at ang kanyang differentiation. Iba-iba kasi tayo eh, kung titignan nyo, ipare-pareng tao, pero merong maputi, merong maitim, merong kagaya namin kayo manggini tutor, meron din tinatawag na yellow race, no? Okay, so mga tutis, no, gusto namin ma-reinforce sa inyong ideya yung biological, no, gamit ang mental image na ito, no? So mamaya, sa second understanding, sana ma-recall nyo itong mental image na to, no, para madali nyo masagot. Okay. Physical o biological na endowment, yung bigay. Sige. Ngayon, meron naman isa pang branch ng anthropology ay ang cultural or the cultural anthropology or tinatawag din itong social anthropology, no? Ano ito? Ang social anthropology ay nilalarawan at sinusuri ang buhay ng tao. Mapa ito ay economic life niya, ang komunidad niya, ang institusyon o mga organisasyon, ang pamilya, okay? Ang buhay, ang gobyerno, ang batas, no? Magic at relihiyon. Kung ating i-define ang kultura, no? Napakarami niya. It is an encompassing study of arts, knowledge, laws, marami yan, no? So, pag sinabing cultural anthropology, lahat, no? Kung ano iniisip ng tao, yan ay kultura. Kung ano yung ginagawa ng tao, yan ay kultura. Kung ano yung kinakain niya, yan ay kultura. Kung ano yung damit niya, yan ay kultura. Kung ano yung pananalig niya o religion niya, yan ay kultura. So, dyan pumapasok, no? Ang pag-aaral ng antropolohiya sa tao. Pangatlo, ang linguistics, no? O ang tang, no? Pag-aaral ng lengguwahe, no? Mm-hmm. Yan ay, alam mo, bilang Tutor Eric, bilang isang no, tao na kakaiba at unique, sabi nila, no? Ang tao lang daw ang may kakayahan, who is endowed, no? Yung binigyan siya ng mga organs kung saan nakakapag-produce siya ng sound at may isip, no? Para gumawa ng mga simbolo o sound o salita, no? Kung saan pwede siyang makapag-communicate sa ibang tao. So, yung linguistics, ito yung systematic or scientific study of, sabi nila, language, no? Recorded and unrecorded. Yung mga na-record na language. Sir Cho, gustong-gusto kong sinabi mo, no? Sana ma-appreciate yun ng ating mga learners, mm-hmm. no? Ating mga tutis, no? Mga yunstastic tutis, no? Na sila lang yung may pribileheyo na makagamit ng mga organs para sa language. Kaya, nararapat lamang na gamitin ito ng may responsibilidad. Okay, sumako tayo sa ika-apat. Yan. Oh, ang archaeolohiya, yan yung pag-aaral ng mga fossils, no? O yung mga nakaraang mga hinalungkat na mga gamit o kagamitan o kultura ng mga nakalipas na sibilisasyon, no? Bakit? Pinag-aaralan yan, tutor, kasi para makarelate tayo. Kung ano ba sila noon at ano tayo ngayon. Ano ba sa pelikula, ganito kami ngayon, paano kayo noon? Yan. No, para, di ba, yung direction kung saan tayo papunta ay malinaw. Okay? Sige. Okay. Handa na kayo sa isa pang keyboard activity. I-ready nyo yung ano ang inyong mga comment section, no? Ito ang ating tanong. Okay? Okay. Yan. Ang tanong. Sa inyong palagay, paano kaya mailalarawan ng mga future archaeologists ang ating lipunan? Aling mga bagay kaya ang maari nilang mahukay sa hinaharap sa future ang sa inyo na sa atin ay mahalaga? Okay. Sa inyong palagay, ano kaya mga gamit natin na balang araw ay magiging interesting or starting point ng pag-aaral ng mga future archaeologists? Okay? Sige nga. Type ang inyong sagot at isulat okay. Sa inyong associate, sa inyong module. No? Ang pwedeng, okay. No, ang mailalaraman ang ating Antoinette Cedrome, no? Inaantay natin ang mga sagot nila, no? Okay, these are random names, no? Lynette Elica.
Okay. Maxine Predagorda, ano na ang sagot? Ano yan, na? Ang dami. Yan. Sophia Bian. Patrick Fernandez. From Nukabalan. Nukabalan. Come on. Ano sa inyong palagay yung mga object na balang araw ay mahuhukay ng mga future archaeologists na very interesting? Sa? Ano kayong mga evidence? Sa pag-aaral sa kasalukuyan? Tama ba yon, sir? Kasi, tama ba yun, Tutor Eric? Diba? Halimbawa, archaeology. Halimbawa, isang diba? Taang taon ang nakalipas. Okay, o nga, no? So, wala na tayo, no? No? Dalawang taang taon. Ano kaya ang pinakamagandang fossil or pinaka-artifacts ang pwedeng mailarawan? Mag-preserve. Mag-define sa ating generation. Sa ating generasyon ngayon. Ano kaya? Cellphone kaya ito? Pwede kaya? Ano kaya? Pwede, no? Kasi yun na yung ano, no? Naging ano natin, buhay natin, no? Pero gamitin ng may responsibilidad. Oo. Come on, mga kayo. Yun, understanding. Si Ralph Velasco ng 12 Chronicles ng San Pablo Second National High School. Ano ang sabi niya? Bumati lang siya at nag-good afternoon. Anong sagot niya, anak? Sa palagay niyo, ay pinakamagandang gamit. Sagot ni Christian, Legian face mask, no? Ay, face mask. Okay. Siguro, tama rin siya. Chinitor. Ang tanong kaya, biodegradable kaya yun, no? Oo. Anong plastic yung yung face mask? Kaya kahit 100 years, buhay na buhay. Oo, plastic. Plastic kaya ang mahukay. Oo. Nakakatakot. Sumisimbolo yan, tutor, sa sa pangyayaring ito. No? Sumisimbolo yan sa pangyayaring ito. Sagot no? Ni tutor, sagot ni tutie, Lea Estrella, module. Module? Oo, polar bear fossils. Ayan, si Jubilin Lobstead. Good afternoon po, from San Pablo Second National High School. Sabi niya, ano kaya, Jubilin, yung pinakamahalagang bagay na pwede nilang kunin para mailarawan ang ating henerasyon ngayon? Halimbawa, 100 taon na ang nakalipas o 200 taon. Sabi nung isa, face mask. Yung isa, module. Tama nga points, naman. No? Ang tanong, Kesil Maglasa, kung coins kaya, ano kaya yung amount ng coin? No? Tandaan natin yung 20 ngayon, no? Nakabarya na, no? Oo, tama. Mm-hmm. Lumiliit yung halaga, no? Baka ano kaya yung barya na matagpuan nila? Mm-hmm. Okay. Kinikiliti namin ang inyong imahinasyon, no? Gusto namin mga buto daw ng hayo. Matukoy ninyo yung magde-define sa inyong generation. Okay. Iiwan na natin yan, no? Ay, sagutin nyo yan sa inyong module. Yan no? Si Peter Lance, Besida. Sabi niya, ay, wala pala. Sinabi lang niya, from Aliaga National High School siya. Sige. Mm-mm. Sige. Next. Mm-mm. Okay. Ano yung mga layunin ng antropolohiya? Okay. Mm-hmm. Makilala ang pagkakatulad ng mga kultura. Mahalaga ba yun? Na makita natin yung pagkakatulad ng mga kultura? Lalo nating malalaman ang kasagutan dyan as we go on, no? Okay. Makapag-produce ng bagong kaalaman. Okay, bagong kaalaman sa ibang kultura. Naalala nyo yung mga colonizers natin, nagulat sila sa bagong kaalaman, no? Okay. Na meron pa lang ganitong nag-exist na kabias na, no? Then tingnan ng ibang kultura nang walang panghuhusga. Correct, no? What? Walang primitive. Walang superior na kultura. Oo. O makilala ang pagkakatulad ng mga kultura, Tutor Eric. At ang wish natin, may taas ang pangunawa. Mm-hmm. Okay. Yan, si Milagros Calara. Okay. From grade 12 STEM ng Genesis. Yan. Okay. Para naman sa solohiya, ang goals naman natin, masuri natin yung mga papel na ginagampanan natin sa lipunan. Sa lipunan. Okay. Mm-hmm. At matanto natin ang pagkakaugnay-ugnay ng bawat isa. Mm-hmm. So, yan ang isang goal ng sana, no, yun ang pangarap din natin, no? Kasi makita natin ang pagkakaugnay, marahil walang conflict.
Dahil lagi nating sinasabi, ang component ng base, ang basic component ng lipunan ay tao, no? Kung walang tao, walang lipunan, hindi ba? So, ang tao talaga ang lagi, no, na basihan. So, tayong lahat interconnected tayo. Hindi tayo pwedeng, no? Sabi nga nila, no man is an island. At kaya nga nabubuo ang lipunan dahil sa mga tao na nagugrupo rin, no, para mabuo ito. Yan. Okay. Kanina na-unlock natin yung dalawa, no, anthropology and sociology. Ngayon naman, dumako na tayo sa political science, no. Ang kanyang etymology ay politikos, na nanggaling sa mga Griego, no, sa Greek, no, na ginagamit nila sa pag-describe ng kanilang city-state o polis, no. Ato kinayaman nina Socrates, Aristotle, Plato ang pangunawa natin sa political science, no. Mm-hmm. Okay, ano yung subject of inquiry? Government power. Ano yung goals natin? Imagine niyo kung walang batas, no. Okay. Siguro chaos, no. Yan. Nandiyan din si at avoid conflict. Cooperation. Mm-hmm. Ilan lamang yan, no, sa goals ng political science. No? Okay, i-ready nyo na. Tutulungan na namin kayo sa pagsagot sa inyong module. Okay, question number one.